scooter RPM to speed matching. Yun yung ginagamit ko na throttle technique. Pag halimbawa nag-accelerate ako na gusto kong mabilis, tapos pagka mga pahon, tapos ginagamit ko rin siya pag nag-overtake ako. Parang throttle technique siya na imamatch mo yung RPM ng motor sa actual speed mo. Try natin siya sa pag-accelerate. So, throttle. Buelo. Throttle ulit. Buelo. Throttle ulit. Tapos pag naabot ko na yung gusto ko na cruising speed, depende sa luwag ng traffic, binabalik ko yung throttle tapos naka-steady na lang siya. Pero kung halimbawa banayad lang yung pag-throttle nyo, hindi nyo na kailangan gawin yun. Pero ako, yun yung ginagawa ko para mapag-match ko yung RPM sa actual speed. Kasi nga medyo aggressive yung pagpiga natin ng throttle. Try naman natin siya na hindi nagkasalita para marinig nyo yung makina. Cruising na lang tayo. Nabot ko na yung cruising speed na gusto ko. Try naman dito sa uphill. Ganun din yung ginagawa kong technique sa uphill. So, throttle. Menor, buelo. Throttle ulit. Buelo. Throttle. Hanggat di nabibitin. Pero pag nabitin na, pwede nyo ibalik yung throttle. Depende sa tarik. Ang buelo. Throttle ulit. Buelo. Throttle. Buelo. Throttle. So overtaking, ganun din yung ginagawa ko. Throttle. Buelo. Throttle ulit. Para mas mabilis lang. Pero pwede nyo naman dire-diretso. Pero para sa akin, mas mabilis maka-overtake pagka ganun yung throttle technique na ginagawa. Overtake tayo. Buelo. Tapos throttle ulit. Feeling ko mas mabilis talaga siya maka-accelerate pag binubuelo mo sa gitna ng acceleration kumpara sa i-full throttle mo lang habang nag-accelerate ka. Para sa akin lang ha, pero pwede nyo naman subukan eh kung ano yung mas effective sa inyo na technique. Buelo. Bira. Diba mas mabilis. Mas mabilis siya maka-overtake talaga pag ganun ang technique. Kasi pag binabalik mo yung throttle, parang mas makapag-generate ka ng torque. Kasi nga yung belt is bumabalik dun sa may torque drive na mataas siya. Yun yung idea. Kaya mas malakas yung batak niya pag binuwelo mo ng mid na overtaking.